Hi mga mami! So, andito na naman tayo ngayon at ang aking topic ay tungkol sa pagbabudget. Dahil sa madaming request na nagtatanong sa akin kung paano ko daw binabudget yung sahod ng asawa ko. Alam niyo naman na isa lang yung nagtatrabaho sa amin, kaya isang sahod lang din yung binabudget ko. Paano nga ba nakakatulong yung pagbabudget? Yung pagbabudget kasi nakakatulong siya. Kasi nalalaman mo kung saan napupunta yung pera mo, kung saan napupunta yung pera nyo, kung magkano yung ginagastos niya sa ganito, magkano yung ginagastos niya sa ganyan. So, natitrace nyo ngayon kung ano-ano yung mga pinagkakagastusan nyo at makikita nyo kung mga wants or needs pa talaga yung pinagkakagastusan nyo. Kung alin yung mas malaking pinagkakagastusan nyo, yung wants o yung needs. So, sa amin ng asawa ko kasi, pag wala pa yung sahod ng asawa ko, nakalagay na lahat yan. Nakalista na lahat kung babayaran namin, yung mga bills namin, yung mga savings, emergency fund, ganun. So, dito ngayon, magsistick muna ako sa pagbabudget namin. Hindi naman ako financial advisor talaga. So, bali isi-share ko lang sa inyo kung ano yung nag-work sa amin na pagbabudget. So, sa amin, yung formula na sinusunod ko is yung income minus savings equals to expenses. So, yung income ng asawa ko, babawasan muna yan ng savings namin, insurance, investment, tapos yung matitira doon, bali, iyon na yung aming expenses. Pagkakasyahin sa mga bills, pagkain, gala, damit, kung ano-ano pa. Basta, pagkakuha mo ng sahod mo talaga, magtatabi ka ng ilang porsyento para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Sabi nga nila, pay yourself first. Bali, babayaran mo talaga yung sarili mo muna. So, halimbawa, kung sinasabi mo na, magtatabi ako ng 20% ng aking kita. So, for example, kumikita ka ng 50,000 pesos. Magkano ang 20% ng 50,000? Yun ang gagawin mong savings. So, yung matitira doon, yun yung gagastusin mo para sa mga expenses nyo. So, yung mga savings, for example, yung savings kasi, madami kasi yan, yun nga yun sa amin, nilalagay ko na lang sa savings. Pero, ang totoo talaga yan, yung breakdown niyan is insurance, tawag ito investment, tapos family savings. Kung wala pa kayong emergency fund, ayaw kong pag-usapan yung emergency fund kasi masyadong komplikado, no? Pero sige, kung wala pa kayong emergency fund, yun muna yung unahin nyo. Kumbaga, yun yung savings nyo muna. Yung emergency fund, sabi nila kasi is equivalent to 3 to 6 months daw na sahod mo. So, kung kumikita ka ng 50,000 pesos, yung emergency fund mo will be 150 to 300 pesos. Yun yung bubunuin mo for your emergency fund. Yung emergency fund na yan, hindi mo yan gagastusin kahit na ano, unless na emergency talaga. So, kung may savings ka, tapos wala kang emergency fund, so, ibig sabihin, pwede mong gawin yung savings mo as emergency fund. Pag nabuo mo na yung emergency fund mo, start ka na ulit mag-save para sa retirement o kung ano pa man. Yung emergency fund na sinasabi na. So, yun sa amin kasi, tapos na namin yung emergency fund. So, bali yung ginagawa na lang namin is savings, mga plano namin in the future, next few years, ganon, for retirement, ganon. Yung mga insurance namin, yung mga investment namin, yun yung kasama din doon sa savings. So, yung expenses naman namin, yung expenses namin, napakadami ng expenses namin talaga. Halimbawa, yung unang expenses namin is yung bahay, yung kuryente, tubig, alam mo yun, yung kuryente, tubig, aircon, pagkaiba yung bayad kasi sa kuryente, tsaka sa tubig, tsaka nung aircon. Yung aircon talaga namin, may bayad siya.
Bali, ibang bayad din yon, ibang payment yon. Meron kaming internet, tapos mga remittances, padala sa Pinas, madalas emergency sa Pinas. So yun yung pinaglalaanan namin ng pera, syempre, kasi minsan may tatawag, oy, may alam mo na, di ba, OFW. Alam nyo naman yung papel ng mga OFW. So, kahit na mag-isa, kahit na abroad kami, madami kaming ginagastusan. Although sa amin, tinitipid talaga namin na, tinatry talaga namin magtipid. Pero, madalas talaga, every month, meron dumarating talaga. So, hindi kami mayaman dahil na din sa experience namin before ng asawa ko na napakahirap talaga ng buhay, na wala kang ipon, tapos yung wala kang malapitan kapag may mga emergency, yung natuto kami maming ayusin yung budget namin at mag-ipon talaga. Natuto kami mag-save. Ano pa yung nangyayari, kahit ano pang gastusin namin, kahit ano pa yung anong emergency pa yan, alam nyo, talagang hindi talaga namin nagagastos yung savings. Hindi namin napapakialaman yung savings, ganun. So, pag sinabi kong, oh, ganito dapat 20%, 30%, 40%, or 50% kung gusto mo yung savings mo, yun talaga ang ilalagay mo. Kaya nga magbibuild ka ng emergency fund. Para kung may emergency, instead na yung savings mo yung kukunin mo, yung emergency fund mo na lang yung kukunin mo. So, yung pag nag-ipon, pag nag-decide kayong mag-ipon, pag nag-ipon kayo, yung makatotohanan naman na ayon sa inyong sahod. Kasi pag halimbawa sasabihin mo, oh, mag-iipon talaga ako, 50% ng sahod ko ilalagay ko talaga sa ano, sa savings ko. Eh paano naman yung expenses mo? Paano naman yung mga pagkain niyo, yung mga pangailangan niyo pang iba? Yung ganun, dapat pag nag-save kayo, yung makatotohanan, yung bagay naman dun sa sahod niyo, hindi yung parang excited ka mag-save, gusto mo in a year ganito na yung pera mo, tapos magbuburaot ka or magpapalibre ka or mangungutang ka na lang kasi gusto mo itipirin yung sahod mo. Hindi naman ganon. Dapat yung maayos na pagtitipid, maayos na pagsisave. So kami, yung pagkatapos namin mag-save, yung expenses namin, doon kami nag-a-adjust yung sa budget namin sa mga pagkain, sa mga kuryente, sa mga kung ano-ano pa, sa mga damit. Doon kami nag-a-adjust. Doon namin in-adjust. Hindi namin in-adjust yung savings. Ah, ganyan lang muna yung, ganito lang muna i-save natin kasi may ano pa tayo, may bibilihin pa tayong ganito, bibili pa tayong bagong cellphone, bibili pa tayo ng bagong sapatos. Hindi. Hindi ganun. Consistent dapat. For example, every month gusto mong magtipid, mag-save ng 20% ng sahod mo. So yun talaga every month gagawin mo talaga siyang habit. Talagang gagawin mo siyang practice na every month, okay, 20% will go to my savings. That's it. Hindi na yan gagalawin, hindi na yan gagastusin. E pag sa expenses naman, unang-una mo talagang babayaran is yung bahay kung nagre-rent kayo. Yun talaga yung uunahin nyo, yung mga bills nyo. Huwag nyong hayaan na ma-accumulate yung, ha, susunod na muna bayaran yung kuryente, susunod hanggang sa maputulan, hanggang sa magkaroon ng interest. Diba? Ang hirap nun. Ako talaga, inuuna ko yung bills. Bahala na yung matira, ganito na lang. Yung kami na lang mag-a-adjust sa pagkain. Kami na lang yung mag-a-adjust. O sige, hindi na tayo huwag na tayong lumabas kasi wala na tayong pera, pinabayad natin sa ganun. Unahin nyo muna yung mga needs bago yung wants. Pag kasi updated yung bayad nyo sa mga bills, nakakaluwag yung hinga nyo. Yung parang nakakatulog kayo ng maayos na walang iniisip na, ay, Diyos ko, tatong buwan na pala akong hindi nakakabayad sa kuryente. Naku, 2 months na pala akong hindi nakabayad ng bahay. Diba? O paano yan pag na-accumulate yung income nyo, ganun lang din, steady lang din. Wala naman kayong extra income o kung ano pa man. Isa pa dun sa share ko sa inyo, kasi yung asawa ko, sobrang tipid talaga yan. Na pag pumunta kami ng mall, halimbawa may magugustuhan siyang sapatos o pantalon, alam mo yung ginagawa niya, kahit sasabihin ko, bilhin mo na yan, bilhin mo yan, gustong gusto niya talagang bilhin, hindi niya bibilhin yon, hindi niya bibilhin. Alam niyo kung bakit? Kasi babalikan niya yon kapag nabuo niya na yung naipo, napag-ipunan niya yon. Sasabihin niya,
wag na sa susunod na lang, pag-ipunan ko muna. Sasabihin ko, may pera ka naman dyan, yung may extra ka namang pera, bakit hindi mo na lang bibilhin? Bilhin mo na, kasi may extra pera ka naman, babalik na naman tayo dito. Hindi, pag-iipunan ko muna. So, kahit umabot pa yan ng 6 months, 3 months, bago niya mapag-ipunan yung amount, yung presyo ng sapatos, sa kanya bibilhin yun, babalikan niya yun. Pag wala na, so, ibig sabihin, hindi meant to be sa kanya. Hindi para sa kanya yung sapatos na yun o yung pantalon na yun. Ganon siya. Dati, nung nag-uumpisa pa lang kami, sinasabi, pakukuripak naman itong asawa ko. Ako, pero nung natuto ako mag-save, natuto ako magtipid, nagpasalamat talaga ako sa asawa ko na ganon siya. Nakapagpatayo kami ng bahay, na parang maayos yung hindi kami nagutom, kahit pa paano, never kaming nagutom, ganun. Dahil sa, ganun siya, matipid siya sa pera. Ang dami namin napagdaanan na emergency na pag nandun ka sa sitwasyon, sasabihin mo talaga na sana nag-ipon kami. Nung start ng pagiging mag-asawa namin talaga, parang napakamalas, emergency agad, yung nagkasakit ako, yung wala kaming ipon, wala kaming bahay. Tapos, isang 1 year pa yung gamutan ko, yung hindi ako makapagtrabaho, ganun yung nangyari sa amin. Nagkanda utang-utang din kami kasi gusto namin pareho magkaroon ng privacy. Kinagpatayo kami ng maliit na bahay. So, nangutang muna kami nung para pampatayo ng maliit na bahay na yon. So, nag-loan muna yung asawa ko dun sa office nila. Awa ng Diyos na finally, natapos din namin bayaran yung utang namin. Hanggang sa nakaluwag-luwag kami. Lumaki yung bahay namin. Hanggang sa nakapagpagawa kami ng medyo okay na bahay. Hanggang sa naging wala na talaga kaming utang. So ngayon, wala kaming utang. Yung monthly bills lang talaga namin yung pinabayaran namin. So hindi kami mayaman. Masasabi ko talaga na medyo hindi magulo yung utak ko pagdating sa financial status namin. Kasi finally, wala nang... Kasi dun nga malaking bagay yung wala kang utang, wala kang iniisip na utang. So baka iniisip niyo na kasi malaki yung sahod, o malaki din yung expenses dito sa abroad, kahit sino yung tanongin niyo, mahal din yung tumira sa abroad, lalo na mag-isa lang yung nagtatrabaho, mahirap din. Kaya hindi kami palakay. Pag hindi ko talaga kailangan, hindi namin bibilhin yon. Pag lumabas kami, wants versus needs. Do we need this? Do we want this? Ganon. Tatanungin mo yung sarili mo bago ka bumili. Kailangan ba talaga natin yun? Huwag ka nang bili ng bili. Yung mga hindi naman kailangan. Instead, ilagay mo na lang sa savings. Iisipin mo na lang na para sa mga anak ko to. Minsan kasi tayo, minsan lang tayo mabuhay. Ganon. Dapat balansi din. Huwag yung minsan lang tayo mabuhay. Bala na bukas patay kung patay. Yung ganon. Dapat din, balanse. Kami naman, oo, nagtitipid kami, pero naglalaan din kami ng budget para sa family day namin, for family vacation din, yearly. Kaya lang kami nakaka-afford na pumunta sa ganito, bumili ng ganito, dahil nga sa pagtitipid. Binabawasan mo yung unnecessary spending mo, tapos ilalagay mo siya doon sa mga tamang pagkakagastusan. So yun yung maganda sa pag-budget, kasi nakikita mo yung spending mo. Kung isusulat nyo yan every month, teka lang, kukunin ko yung... Tulad yan, ako, may planner ako. Lang, simple notebook lang, binili ko lang to. Oo, hindi mo kailangan ng magandang notebook. Oo. Bumili ka na lang ng notebook, yung simpleng notebook lang. Hindi naman kailangan bongga talaga. Para lang may listahan ka na makikita mo every month. So, every week, na ina-update ko to, nilalagay ko yung grocery, nilalagay ko yung kung paano magkano yung nag-gastos. So, ayan na. Sana may natutunan na naman kayo sa aking mga tips.